gadget. This is the gadget clinic at gagawa tayo ng isang tutorial kung paano i-jailbreak ang iPhone na may password. So, yun po. Version niya is 12.5.1. So, tatry po natin. This tutorial is for jailbreaking only. Una, type tayo terminal, then try natin tong bagong release nila. So right click, then content, show package content, then open content folder, then Mac OS folder, then this check rain, drag natin do sa terminal, then add tayo ng two command. Yes. So yan, and then patayin natin siya. So, dito sa terminal, hit natin is si enter. Then, yung unit, i-de-def yung mode natin siya para ma-detect sa doon sa terminal. So, bitawan. Check natin kung ma-de-detect siya sa terminal. So yun, nag-run po. Yan, nag-disconnect, then nag-run. Pantay natin siyang ma-open or mag-password again, mag-reboot, kumbaga. So, yun. So, cancel natin to. So, nakita po natin, installed po siya, di ba? Ayan, o. So, naka-installed siya. Success po tayo sa jailbreak ng iPhone with password. Supported siya 52x. Try nyo na lang po. And then check natin dito kay so, i-check natin siya sa Windows kung totally jailbreak na nga siya. No? Para makita natin kung success ba yung pag-jailbreak. So, kapunta tayo sa Windows, mga ka-gadget. So, ayan. Nasa Windows na tayo. Siyempre, i-check natin yung kung talagang na jailbreak ba siya. So, bukas tayo ng preview. So, hindi siya madedetect kaya dahil naka-password siya, no? So, ngayon, ang gagawin natin dito is check natin sa FRP file. Yan, connected, and then punta muna tayo sa kunin muna kasi na-backup ko na to eh kanina, baka kasi mag-loko. So F1K,
let's try. Backup natin. Punta tayo sa passcode. Backup. Erase na lang natin. Nakita nyo po, 12.5.1 ang ating version. Then, erase natin siya. Para... para makita natin kung talagang supported pa yung passcode na libre na mga kagadget. Okay, ito. So, ayan, waiting na lang tayo. Yan, wala na. So, makita nyo po, may iCloud siya. And then, ang gagawin po natin dyan is so, balik tayo kay check ring. Jailbreak po natin siya using terminal, no? Try muna natin siya mag-boot up, mga kagadget. Magal, no? May iCloud pa rin. Waiting lang tayo. Ulitin ko po mga kagadget, kung kayo bago sa aking channel, napadaan sa aking video, please hit subscribe and click like, and click notification bell also para lagi kayong updated sa mga bagong video kong i-upload about tutorial gadget. So yan. So balik jailbreak tayo. Pwede na rin to kahit sa terminal na naman natin ito, jailbreak. Save yung mode natin. Tawag. Save yung mode po. Ganun lang gaya ng mga all videos ko. Power and home button lang po sa iPhone 6. Ayaw na. Try natin ulit na ma-detect. So ayan, na-detect na. So try natin ulit mag-run. Kain na, pre. Gutom ka na ba? Kain na. So, yan. Success ulit.
So, upload done. Then, muna natin tong OBS. Then, balik tayo kay Windows. So, siyempre, 12.1, may ano pa siya pa rin siya, passcode. So, wala na tayong ibang gagawin kundi i-activate o ibalik yung ating na-backup. So, yan. Nakikita nyo naman with med. Then, activate lang natin mga kagadget. So, yan. Procedure po ito ng passcode na nakalimutan po ang inyong iCloud. And then, kunwari po, may iPhone kayo na may passcode siya, gusto nyong i-restore kaso nakalimutan nyo yung iCloud, ito po yung procedure. Hindi, huwag nyo po muna siyang i-restore. Ang gawin nyo po, gayahin nyo po itong procedure na ito at 100% working, magagamit nyo po yung call, text, FaceTime. Yan po. So, maganda po siyang software dahil free lang po siya. Siyempre, sa mga hindi naman po makasunod, kindly visit my FB page, Kenzakie Gadget Clinic. Yan po. Yun po yung page ko. Please like and follow nyo po. Yan po. So, yan po. Okay na po siya. Magagamit nyo na sa tawag, call, sa tawag, SMS, at saka FaceTime. So, hanggang dito na lang yung video ko, mga kagadget. Sana'y may natutunan na naman kayong isang bagong tutorial buhat sa aking channel. So, alam.